Magandang araw po sa iyo, Sir Carl, at sa mga masugid niyong tagapakinig na kagaya ko. Isa nga pala ako sa mga tagasubaybay ng kwento niyong Aswang Killer. Katunayan, lagi akong nakaabang sa mga bago niyong upload. Matagal ko na po gustong magbahagi ng kwento ng aking karanasan. Iyon nga lang ay kailangan ko pang magpaturo kung papaano magpadala ng mensahe sa inyo. Ako nga pala si Louie, 52 taong gulang na tubong Aklan. Ngunit sa kasalukuyan ay naninirahan na dito sa Maynila. Ang kwentong aking ibabahagi ay tungkol sa naging karanasan ko at ng aking ama. Isasalaysay ko na lamang ito base sa mga natatandaan kong ikinuwento ni Papa sa akin. Naalala ko, noong 10 taong gulang pa lang ako, Sir Carl, madalas akong isinasama ni Papa para magbakasyon sa bayan nila sa Aklan. Doon kasi ang bayang sinilangan ni Papa. Isang araw, matapos naming makapananghalian, ay nagyaya ang mga pinsan ko na manirador ng ibon sa kalapit na bundok, kung saan ay nakaharap ito sa dagat. Siyempre, dahil taga-syudad nga ako, kaya excited ako sa mga ganong uri ng gala, agad akong pumayag. Papunta pa lang kami sa destinasyon namin, ay napansin ko na parang may kakaiba sa lugar na iyon. Nakakakilabot ang katahimikan, nagtataasan din ang mga balahibo ko sa tuwing hinahampas ng malamig na simoy ng hangin ang aking balat. Dahil sa murang edad ay hindi ko na lang iyon masyadong binigyan ng pansin at nagpatuloy na lang sa paglalakad habang nakatingin sa itaas at naghahanap kung saan iyong mga naririnig naming huni ng ibon. Hindi nagtagal ay nakakita kami ng isang kakaibang ibon. Kulay brown iyon na mayroong mahahabang binti. Sa sobrang tuwa ay dali-dali iyong tinirador ng mga kasama ko. Nakita namin na tinamaan iyon at nahulog pa ibaba. Kung kaya naman, magkakasunod na kaming tumakbo papunta sa may likuran ng puno kung saan iyon banda nahulog. Noong akmang lalapitan na namin ang ibon, ay mabilis naman iyon kumaripas ng takbo patungo sa makapal na kakahuyan. Habang nakalaylay pa ang pakpak, hinabol pa namin iyon, Sir Carl, ngunit bigla na lang iyong naglaho. Sinubukan pa nga namin iyong hanapin sa pagbabaka sakaling, hindi pa iyon nakakalayo. Nakakasiguro kasi kami na hindi na rin iyon makakalipad dahil sa kanang pakpak nito ang tinamaan. Pero katakatakang, hindi na talaga namin iyon nakita pa. Pagdating ng alas 4 ay napagpasyahan na naming umuwi na. Oras na kasi iyon ang merienda. Habang kumakain ng linupak na ginawa ng tiyahin ko, ay nabanggit namin iyong tungkol sa ibon na nakita namin sa bundok. Kaagad namang naagaw ang atensyon ni Papa at tinanong kung anong klase ng ibon iyong nakita namin. Hindi ko rin matukoy, kaya inilarawan ko na lang sa kanya ang itsura noon. Doon ay nagkwento na rin ang aking ama tungkol sa misteryong bumabalot sa bundok na iyon. May sabi-sabi kasi sa bayan nila na mayroong mga elemento at engkantong nagbabantay doon. Katunayan, dating araw ay may malaking balete na nakatayo sa bundok na iyon na pinaninirahan ng kapre. Hindi ko lang nasisiguro kung magpasa hanggang ngayon ay naroroon pa rin ang puno na tinutukoy ni Papa. Ayon pa nga sa kanya, noon pa man ay marami ng naninirador at namamaril sa naturang bundok. Dahil sa marami nga ang magagandang uri ng ibon na makikita doon. Minsan nga raw ay may batang nakahuli ng ibon. Tinamaan niya iyon sa tuka, kaya halos nakangiwi na ang ibon. Nang makauwi na ang bata, ay laking gulat naman ng ina nito
Dahil kung ano raw ang itsura noong ibon na dala ng bata, ay ganun din ang nangyari sa batang iyon. Sa sobrang pag-aalala, ay mabilis na nagpatawag ang ginang ng albularyo sa kanilang lugar. Doon nga ay nalaman nila na ang tinamaang ibon ng bata ay alaga di umano ng isang diwata. Naggalit daw ito, kaya naman bilang parusa, ay ibinalik ng diwatang iyon ang sinapit ng kawawang ibon. Magmula nga noon, Sir Carl, ay ipinagbawal na daw ang paninirador sa bundok sa kahit anong uri ng hayop na naroon. Matapos ngang maikwento ni Papa ang tungkol sa bundok, ay may binahagi rin siya tungkol naman sa kanyang guro noong nag-aaral pa lang siya ng elementarya. Ang gurong tinutukoy ni Papa ay pinaghihinalaan daw ng isang aswang. Ito raw kasi ang nagmana ng itim na bato ng kanyang lola bago iyon mamatay. Dahil sa kagustuhan nitong magkaroon ng normal na pamumuhay, sinikap ng dalaga na makisalamuha sa mga tao at tila ba ayos lang ang lahat. Kahit papaano, nakapagtapos naman iyon ng kursong education, kaya naging guro. Sabi pa ni Papa, mahigpit daw ang paalala sa kanila ng mga estudyante na kapag sinumpong ang kanilang guro, ay kaagad ipagbigay alam sa principal o hindi kaya naman ay sa iba pang mga nakakatanda na nasa eskwelahan. Minsan ay nasaksihan na rin daw ng aking ama kung papaano iyon nagpalit ng anyo. Bigla-bigla na lang daw iyong tumutuwad habang naglalaway. Nakataas pa nga raw ang dalawang paa nito, kung kaya't ang suot na palda ay siyang nagsisilbing panakip sa mukha upang hindi makita ng mga estudyante ang nakakatakot na itsura. Kapag ganun daw, ang ginagawa ng principal ay dali-daling binubuhusan ng malamig na tubig ang guro na iyon para kumalma. Laking pagtataka ko rin kung bakit hinahayaan ng principal o ng pamunuan ng paaralan na meron silang guro na isang aswang. Ang sabi naman ni Papa na dahil sa wala naman daw iyong sinasaktan na kahit isang estudyante at maaaring dahil sa kulang din ng guro ang paaralan noong mga panahong iyon. Matapos nga ang mga kwento ni Papa noon sa amin, ay hindi na ako sumama pang muli sa mga pinsan ko sa paninirador ng ibon sa kabundukan. 15 anyos na ako noong nasundan ang bakasyon namin, Sir Carl, doon sa Aklan. Abala na rin kasi ako sa pag-aaral, kung kaya't hindi na ako gaanong nakakasama sa aking ama kapag umuwi siya ng probinsya. Isang tanghali noon, naroon ako sa Aklan dahil iyon nga ang panahon ng pagbabakasyon ko. Naisipan namin ng mga pinsan ko na bumili sa tindahan ng makukutkot na chichirya habang nagkikwentuhan. Noong naglalakad na kami papauwi, ay abala kami sa pagkikwentuhan ng kung ano-anong bagay. Nang may makasalubong kaming matandang lalaki na nakabisikleta. Maya-maya lang ay huminto ito sa tapat ng grupo namin at inisa-isa kaming sinuri ng tingin. Kaagad naman iyong nakilala ng nakakatanda kong pinsan. Nagulat ako nang bigla niya iyong binulyawan sabay labas ng dalang kutsilyo na gawa sa tanso. Binalaan niya iyong matanda na huwag tatangkain gumawa ng masama sa kahit sino sa amin kung ayaw niyang matikman ang galit ng aming buong pamilya. Sa amin kasing magpipinsan, siya talaga ang medyo maraming reserbang tapang at protective sa amin. Hindi naman umimik iyong matanda. Tumalikod na lang iyon na tila ba walang nangyari o narinig. Saka nagpatuloy na sa pagpidal ng kanyang bisikleta. Hindi naman agad nakalayo sa amin ang matanda dahil mabagal naman itong pumadyak ng bisikleta. Kaya napansin ko ang dala nitong sako na nakasakay sa likod ng bisikleta niya.
Dahil sa kuryosidad, kaya naman, tinanong ko iyon sa pinsan ko kung bakit ganun na lang ang kanyang naging reaksyon noong makita niya ang matanda. Gayong wala naman iyong ginagawang masama sa amin. Ayon pa sa pinsan ko, naaswang daw ang matandang iyon at nakatira sa katabing baryo. Hindi iyon gaanong kalayuan sa amin. Madalas daw talaga iyong namamasyal at nagpapanggap na isang simpleng matanda lang. Pero ang totoo ay naghahanap lang daw iyon ng mabibiktima, kaya may daladalang sako. Kung hindi niya raw iyon naunahan at tinakot, ay maaaring isa na sana sa amin ang nakuha at napalitan ang katawan ng saging. Pagkarinig ko noon, Sir Carl, ay doon na ako nakaramdam ng takot. Paano na lang kung ako pala iyong nabiktima noon? Baka kung nagkataon ay wala pala akong kamalay-malay na magiging hapunan na ako ng isang aswang. Tahimik na akong naglalakad matapos ang pagkasalubong namin doon sa matanda. Nagpagitna na rin ako sa iba kong pinsan. Noong sumapit na ang gabi, Sir Carl, may pamangkin ako sa pinsan na nasa 2 taong gulang na panay ang iyak. Hindi iyon mapatahan ng mga magulang. Halos lahat na ng klase ng paghihili at pagsasayaw ay nagawa na nila. Ngunit hindi pa rin tumatahan yung bata. Sinubukan na rin nilang padidihin pero ayaw naman noon. Maya-maya lang ay naalala ni Kuya yung nangyari sa amin sa daan. Naisip niyang baka nasundan kami ng aswang na aming nakasalubong. Pagkarinig noon ng mga magulang ng pamangkin ko, ay kaagad silang nagpatawag ng albularyo. Nagsagawa ng pagtatawas ang albularyong iyon. Ang sabi noon na inaaswang daw ang bata. Noong malaman ng tiyuhin ko na inaaswang iyong apo niya, ay hindi siya nagdalawang isip na kunin ang shotgun. At saka galit na sumakay ng tricycle at tinungo ang bahay ng matanda na hinihinalang aswang na nakatira sa katabing barangay. Ayon pa sa kwento ng pinsan ko na nagwawala raw doon si Tito at pilit na pinapalabas ng bahay iyong matandang aswang. Kulang na nga lang ay gibain niya iyong pintuan para lang siya pagbuksan. Ngunit walang tao ang humarap sa kanya. Walang ilaw sa loob at walang maririnig na ingay. Naisip tuloy nila na baka nakatunog iyon at na lamang susugurin siya ni Tito, kaya nagmadali nang tumakas. Dahil wala naman silang napala, kaya umuwi na lang din sila ng bahay. Pagka-uwi, ay maayos na ang pakiramdam ng bata. Pinahiran din iyon ng albularyo ng kanyang dalang langis. Taong 1988, iyon ang huli kong bakasyon sa aklan na tumagal ng 3 buwan. Masyado na kasi akong abala noon sa pag-aaral ng kolehiyo. Napilitan lang akong bumalik gawa nga nang ako ang naatasang maging konsorte ng pinsan ko na nahirang na Reyna Elena para sa kapistahan nila. Dahil nga sa hindi pa naman uso ang cellphone noon, kaya hindi ko sila naabisuhan na darating ako sa araw mismo ng koronasyon. Ang buong akala nila ay hindi na ako makakapunta, kaya naman tinawagan nila iyong 2 kong pinsan para sana pumalit sa akin kung sino sa 2 ang pupwede. Ngunit bago ang koronasyon ay umuwi naman ng Maynila iyong pinsan ko na pumalit sa akin bilang konsorte. Napag-alaman kong 1 linggo pa lang may sayawan sa baryo kapag fiesta. Napag-alaman kong nagkakaroon pala ng 1 linggong sayawan sa baryo nila kapag fiesta. Simpleng kasiyahan kumbaga, pero nag-i-enjoy ang lahat. Ayon pa sa mga kamag-anak namin doon, sa loob daw ng buong linggo ng pasayaw ay may nakilala iyong pinsan ko. Maganda raw ang babae at talaga namang kahit sinong kalalakihan ay magkakagusto dito.
Iyong pinsan ko naman ay agad na niligawan. Iyon nga lang, noong sumapit na ang gabi, bago ang gabi ng koronasyon, ay nalaman niyang anak pala iyon na pinaghihinala ang aswang sa karatig na baryo. Matapos noon ay agad iyong nagpaalam na uuwi na ng Maynila. Hanggang sa matapos ang kapistahan ay nanatili pa rin ako doon sa lugar. Dahil sa hindi naman ako gaanong naniniwala sa mga aswang, kaya hindi naalis sa akin ang nakasanayan kong paggagala sa gabi kahit pa nga mag-isa. Ilalarawan ko muna pala, Sir Carl, yung kubo ni Lola doon na tinitirhan ko. Tipikal na bahay lang iyon, gawa sa pinagtagpi-tagping sawali ang dingding. Pawid naman ang bubong at gawa naman sa kawayan ang sahig na may taas na anim na talampakan mula sa lupa. May bakawan din sa harapan ng bahay na nagdudugtong sa ilog patungo sa tulay na daan na patungo naman sa kabilang baryo na kung saan naninirahan iyong matandang na pababalitang aswang sa lugar na iyon. Kapag sumasapit ang gabi, ay madalas napakaliwanag noon ng buwan. Isang gabi, kasalukuyan akong nasa beranda ng kubo noon habang naglilibang sa panonood ng mga alitaptap sa malapit na bakawan. May narinig akong huni ng wakwak na tila ba malapit lang sa kinaroroonan ko. Hindi ko alam na naririnig din pala iyon ni Lola. Kaya naman, dali-dali niya akong tinawag at sinabing matulog na dahil pauwi na raw iyong aswang. Baka makita akong naroon at gising sa kamaisipan akong daanan. Dahil sa hindi naman ako mapaniwalain sa mga aswang, kaya hindi ako nakinig kay Lola at nanatili lang sa kinalalagyan ko habang patuloy na pinagmamasdan ang buwan. Walang ano-ano'y naagaw ang atensyon ko nang may maaninagan akong nilalang na tumatakbo sa tulay na hubot-hubad. Sa sobrang gulat ko ay hindi ako kaagad nakagalaw. Tila ba nanigas ang mga binti ko at ayaw nitong kumilos. May ilang sandali pa ang lumipas ay muli na naman akong nakarinig ng huni ng wakwak. Matapos noon ay lumitaw sa harapan ko ang isang nilalang na sobrang nakakatakot ng itsura. Maitim iyon na may malapad na pakpak. Para iyong itsura na mukhang babae na may mukha din na sa paniki na pahaba ang korte. Halos maihi ako, Sir Carl, sa sobrang takot. Nanginginig ang buo kong katawan at hindi ko alam kung ano ang gagawin. Mabuti na lang at naroon si Lola. Dali-dali niya akong hinatak papasok ng bahay. Abot-abot tuloy ang sermo na inabot ko dahil bakit hindi raw ako nakinig noong sinabi niyang pumasok na ako sa loob. Idagdag ko lang din, Sir Carl, na iyong si Lola ay may kaalaman sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kaya nga siguro hindi siya ginagambala noong aswang kahit pa isa siya sa pinakamalapit na bahay mula sa tirahan noon. Matapos kung anong makapasok ng bahay ay matagal pa ako bago nakatulog. Nakikiramdam pa kasi ako baka muling bumalik ang aswang na nagpakita sa akin sa may balkonahe. Pero ang sabi ni Lola, matulog na raw ako dahil hindi na iyon babalik. Takot daw iyon sa kanya. Gusto lang daw siguro akong subukan kaya iyon nagpakita sa akin. Ito namang kasunod kong kwento, Sir Carl, ay nangyari sa isa kong pinsan na babae na nagbabakasyon lang din doon sa Aklan. Dahil nga sa bakasyonista, kaya naman kung saan saan din ito gumagala hanggang sa inaabot na ng gabi. Hindi naman namin noon inakala na uuwi pa siya. Baka kasi makitulog na lang sa kanyang mga amiga dahil sa medyo gabi na. Ang bahay ni Lola ko ay naroon na sa bahaging dulo ng baryo. Marami na ngang bakawan sa unahan at pagtawid ay kabilang baryo na. Noong naglalakad na raw ang pinsan ko
ay nakarinig siya ng huni ng wakwak. Dahil sa takot, kaya nagmadali na siyang maglakad. Kahit pa nga hindi simentado ang daan at maputik din. Hindi pa naman malalim ang gabi noon kasi kapapatong pa lang ng alas 8. Sadya lang talagang ganun sa probinsya. Maagang naghahapunan ang mga tao at maaga ring nagsisipagpahinga. Patuloy siya noon sa kanyang mabilis na paglalakad. Makailang beses pa siya noong nakarinig ng tiktik na tila ba sumusunod sa kanya. Hanggang sa maramdaman niyang tila nasa likuran niya na talaga ang aswang. Doon na siya nagtitili at sumisigaw na rin ng Lola Tulong, Tito Bert Tulong, may aswang. Naroon kami noon sa bahay na nagkikwentuhan nang marinig namin ang sigaw ni Ate Mary sa malayo. Tahimik kasi ang lugar, kaya kahit medyo may kalayuan pa ay madaling marinig ang sigaw. Dali-dali kaming lumabas ng bahay, dala ni Tito Bert ang itak, at patakbo kaming tumaluntun sa daan. Naabutan namin si Ate Mary na nakaupo sa may gilid ng talahiban habang umiiyak at nanginginig. Agad naman siyang niyakap ni Lola at itinayo. Napatid daw ang paa niya sa bato kaya siya natumba. E dahil sa sakit, kaya naman hindi niya na sinubukan pang tumayo. Takot na rin siya. Ilang saglit pa ay may narinig kaming kalusko sa talahiban. Tapos bigla iyong lumipad pa itaas na animoy itim na payong na umiikot pa itaas. Malayo na iyon noong humuni ng wakwak. Doon ko nga napatunayan na takot ang aswang kina Lola at Tito Bert. Kasi hindi na tumuloy sa pag-atake eh. Mula nga noon ay hindi na nagpapagabi si Ate Mary sa kanyang paglalakwatsa. Madalas na rin magpasama sa akin. Ang pinakahuling karanasan na aking maibabahagi, Sir Carl, ay nangyari nito lang bago magkaroon ng pandemya sa Pilipinas. January noon nang imbitahan ako ni Tia Ellie para sa golden wedding nila ni Uncle Bert. Tanda ko pa na sobrang lamig ng panahon na iyon dahil amihan na sinasabayan pa ng madalas na pag-ulan. Madalas alas 4 pa lang ng madaling araw ay gising na ako at nagmumuni-muni habang naghihintay sa mga kasama kong magising. Iyon nga palang tirahan ni Uncle Bert, Sir Carl, ay hindi na kagaya dati na gawa lang sa kawayan at pawid. Kahit papaano kasi ay nakaluwag na sila sa buhay, kaya nakapagpaayos na sila ng bahay. Noong naroon ako sa kanila, ay madalas kong biruin iyong pinsan ko na si Nina. Mas matanda lang iyon sa akin ng isang taon. Palagi ko itong tinatanong kung bakit wala na yata akong naririnig na balita o kwentuhan tungkol sa mga aswang kagaya ng dati. Kaagad niya naman akong sinaway at sinabing huwag maingay dahil baka marinig daw ako ng pinaghihinala ang aswang sa lugar nila. Mga isang pinitak lang daw kasi ng palayan ang layo ng bahay noon mula sa bahay nila. Isa raw iyon sa mga dahilan kung bakit hindi sila dumadaan sa pilapil malapit sa kubo ng pamilyang iyon. Iyon din daw ang dahilan kung bakit tuwing hapon ay nagpapausok siya sa harapan ng kanilang bakuran. Ayaw daw kasi ng mga aswang ang amoy ng kanyang pauso. Isang araw, hindi ko alam kung bakit nagising ako bigla nang bandang mga alas 3 pa lang ng madaling araw. Masyado iyong maaga kumpara sa normal kong gising. Dahil sa malamig nga ang panahon, kaya naisipan kong bumangon na at magkape sa balkonahe nakatapat ng kamalig nila ang Uncle Bert. Habang sinisimsim ko iyong kape, ay nakaramdam ako ng kakaiba sa paligid. Nakarinig ako ng mga kaluskos na nagmumula sa kamalig. Pinilit kong iwaksi ang mga agam-agam ko at inisip na lang na baka gawa lang iyon ng malakas na hangin ang naririnig kong ingay.
Nang walang ano-ano'y, biglang may malakas na pagaspas ang umalingaw-ngaw sa himpapawid. Hindi nagtagal ay dumapo iyon sa bubong noong kamalig. Hindi ako umiimik, Sir Carl, at patuloy lang na nakikiramdam. Hinintay ko iyon na tumilaok sa pagbabakasakaling manok lang iyon. Ngunit sa paglipas ng ilang minuto ay hindi talaga iyon tumunog o tumilaok. Sa halip ay panay lang ang ginagawa nitong pagkilos sa ibabaw ng yero. Hindi ko tuloy maiwasan ang pagtaasan ng mga balahibo ng mga oras na iyon. Bigla akong kinabahan. Sa sobrang takot ko, mabilis kong kinuha ang tasa ng kape at pumasok na ng bahay. Kahit gising na gising ang diwa ko noon, ay pinilit ko uli na makatulog para lang mawala sa isip ko iyong nilalang na nasa bubungan. Noong umaga na, ay tinanong ko ang pinsan ko kung saan nakakulong iyong mga alaga nilang mano. Sumagot naman siya sa akin na wala na daw silang alagang mano. Sa labis na gulat ko at pagtataka, ay nabanggit ko tuloy iyong nangyari sa akin noong madaling araw. Sa isip-isip ko, marahil sa pang-aasar ko kay Ate Nina, ay narinig ako ng aswang, kaya naman, ito na mismo ang bumisita sa akin. Siya nga pala, Sir Carl, sabi ng tiyahin ko na dati na akong nabalis o nausog ng aswang. Isa raw iyong proseso sa panghahawa kapag minsan, lalo na kung hindi magagamot. Kasi habang namimilipit ka sa sakit, ay doon sasalisi ang aswang upang makapanghawa. Ayon pa sa kanya, kapag nabalis ka raw, ay maaari ka rin gumamot ng taong nausog. Pero depende na lang sa antas ng taong nakausog sa'yo. Minsan kasi, kaya kong magtanggal ng usog. Ngunit kung mas malakas iyong taong nakausog ay hindi tumatalab ang pagpapahid ko ng laway sa puson at palad noong taong nabiktima. Hanggang dito na lang, Sir Carl, ang kwentong aking maibabahagi. Maraming salamat sa pagbabasa ng aking kwento. Gumagalang, Louie. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.